Hello, 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 hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Louis TVMM. Ngayong araw ay simple lang ang ating luto. Mag-iihaw tayo ng yellowtail joe, or tawag dito sa Japan is burikama. Alam nyo guys, ito ang luto na napakasimple pero napakasarap. Alam nyo, hindi ka maghihirap ng napakaraming ingredients kasi asin lang po ang ingredients natin dito. At mamaya para sa ating toppings, mangangailangan naman tayo ng radish and soy sauce. So, yung tatlong yun lang ang ating ingredients. So, samahan nyo ako. At malinis na po ito. Mabibili nyo to sa palengke. Nakapak na at malinis na. Pero para mas mawala ang lansa, banlawan lang natin ng konti lang. Hugasan natin ang sarap nitong inihaw. Diba? So, lagyan natin ng asin. Alam nyo guys, bago ko siya ihawin, at least, 20 to 30 minutes ko muna nilalagay yung asin para alam nyo yung lasang-lasa yung asin. Di ba guys, napakadali lang, asin lang. Pero mag-i-enjoy ka sa lasa. Kumbaga, hindi mahirap na luto na makakapagpakain ka sa iyong pamilya na masarap. Kahit hindi ka nahirapan sa pagluluto. At kung napansin nyo guys, hindi ko nilagyan ng asin itong other side kasi hindi naman yan kinakain. Kaya itong other side lang ang nilagyan natin ng lasa. So after 30 minutes, ito mag-start na tayong magluto. At papainitin lang natin ng konti ang ating ihawan. So, mainit na. At ito, ilagay na natin ang ating isda. Hindi kasya ang tatlo, kaya dalawa lang. Dalawa lang. Hindi kasi kasya. Okay. Tanggalin natin ito kasi sumasabit eh. Alam nyo guys, meron lang kayong vegetable salad. Ang sarap ng combination yan. Diba? O kaya nilagang dahon ng kamote. At habang patuloy nating iniihaw yung ating isda ito, yung ating pang-garnish mamaya, ang labanos. Gugud ko rin lang po natin to at lalagyan natin ng toyo mamaya. So, very easy recipe lang talaga ito, pang madalian.
kapag hindi ka mag-iis ng kung ano-ano ingredients, hindi magastos at hindi rin matrabaho. Ayan, tapos na at itingnan na natin ang ating isda kung luto na siya. Let's check it out. Wow. Ayan. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, baka naman makalambing sa inyo. At please click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga upload videos. Alam niyo guys, napakasarap din na gawing sausawan nito ay ano, calamansi at toyo, di ba? Kaya lang nasanay na kasi ako dito sa ang mga Japanese kasi hindi sila masyadong mahilig sa maasim. Pero napakasarap din pong combination ng grated radish and soy sauce. So, ito na. Ilagay na natin yung ating kinudkod na labanos or grated radish. Ayan. Pipigain lang po ng konting-konti lang. Slight lang at kailangan may juicy pa rin siya. Ayan. So, syempre, pag hinawakan natin yung labanos, kailangan malinis ang ating kamay. So, lalagyan din natin itong isa. Alam nyo guys, tayo kasi maparaan, kaya yung isang jopa, niluto ko na lang siya sa kawali para sabay din kaming kakain. So, ito na guys, lalagyan natin ng soy sauce. Ayan. So, luto na ang ating grilled yellowfin joe. So, napakayamim. At maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin ngayong araw at sana na-enjoy nyo ang panonood. Thank you for watching and may God bless us all. Bye-bye!